Ganyan itsura sa Singapore, guys, if ever. Pagka napunta kayo Singapore. Nakakatawa! May swimming pool! Mga beans, hotdog. Actually, hindi ko ina-expect na ganito yung abutan ko dito. May mga drinks sila. Tignan nyo, ang sarap po. Hello! Guys, I'm back again with another video. At guys, sa video na to, ipapakita ko sa inyo ang aking hotel, which is ang nahanap ko na pinaka-budget hotel with free airport transfer. Ano ibig sabihin ko ng free airport transfer? Pagka nag-check-in kayo sa hotel na to, may free pick-up doon sa hotel and may free drop-off kapag kapabalik kayo mismo sa Brunei International Airport going back to the Philippines or kung saan pa man kayo pupunta. So ngayon, tara, ipapakita ko sa inyo itong hotel na to. Ang Hotel Badia o Badia Hotel. Actually, napakadaming mga name kasi may tatlong name and yun na sa taas is yung Arabic name niya. So, let's go. Ipapakita ko sa inyo. So, ayan yung itsura ng aking hotel. Ayan yung itsura ng mismo exterior. And as you can see, ayan yung itsura doon sa itaas at ito naman yung sa ibaba. Tapos, itong mismong van na to, yaan yung airport transfer van nila. Kapag if ever na mag-check-in kayo dito, is yaan yung susundo sa inyo. Tatalakayin ko na dito, paano kayo magkakaroon ng airport transfer kung magbubuk kayo ng Agoda or Booking.com kasi itong hotel na to ay binuko siya via Agoda. So, ang price ng nabuko is 7,851 pesos for 3 nights. So, parang pumapasok na 2,600 pesos each night. So, yon, may libre na siyang airport transfer. And yung airport transfer kapag kayo, kunyari, magbubuk kayo ng Dart or yung parang Grab nila dito, parang pumapatak ng $13 to $15. Oh, so $30 na in total yung natipid nyo doon pa lang sa pagpunta nyo sa hotel at sa pagbalik nyo doon sa mismong airport. So yan yun. So paano nyo masasabi doon sa mismong hotel na kailangan nyo ng airport transfer? Ang gawin nyo, pagka nag-book kayo ng hotel via Agoda, isi-email nyo yung mismong Badia Hotel. Hindi ko alam kung ano tawag dito. I mean, kung ano yung tamang pagbigkas. But yung email niya, ilalagay ko dito sa ibaba. At yun, bigla na may pipick up sa inyo, i-schedule na sasabihin nyo lang yung flight details nyo at sasabihin nyo lang din yung mismong oras na dating nyo dito sa Brunei. Ayan, hindi ko pala naipakita sa inyo. Ito yung parang mismong daan. Parang expressway sa atin yan, mismong bridge na yan. Tapos, iikot lang yan dito sa likod. Tapos, dito na yan dadaan. Papunta na dito sa mismong hotel. So ngayon, tara, ipapasok ko na kayo para makita nyo na yung loob. O yan guys, it's where ng lobby. Actually, hindi ako nag-iingay. So, para tahimik lang. So, ito, yan yung itsura ng mismong lobby. Tapos may upuan dito. Ayan, nakikita nyo, napakadami nilang awards. Business center ang tawag dito sa area na ito. Ayan, pwede kayo bumili dito ng mga phone stand, mga grip. Ayan, yung mga ganito, yung Brunei na pin. Ayan, dami nyo pala, mga mismong gano'n, no? Mismong, yung parang badge, ayun, badge ang tawag. Ayan. Wala pang mga magnet, no? Wala akong nakikita ang magnet. Puro mga ganyan. Nakatuwa dito, mayroon silang souvenir shop dito. Kasi usually, di ba, kapag ganyan, lumilipat pa sa mismo mga store and whatsoever. Dito, mayroon na kayo mabibilan. Yun nga lang, walang price na ano. So ito, usually naman sa mga hotel, meron ka dito na parang pwede nyo gamitin kung gusto naman internet, ganyan. Pero meron namang wifi, magdala na lang kayo ng laptop. Okay lang yun. So, kaya namidala naman ako. Ayan yung mismong parang poster nila dito. Ayan, nakikita nyo, ito yung standard room price. So, ayan, 98 BND, tapos superior room, 115 BND, superior room ulit, and double bed is 140 BND. Executive deluxe is 160, tapos pinakamahal nila is 180 BND. Actually, hindi ko alam, feeling ko itong standard room yung akin, queen size or king yung bed na sa akin. So, ayan, nakikita nyo, ganyan yung hallway. Tapos ito yung standard room. Yan mismo yung room ko. Tapos function hall. Tapos itong swimming pool. Then business center. Papakita ko tayo sa mga susunod na clip. Tapos ayan yung itsura nung kanilang resto. Ayan, diba? Sarado siya guys kasi ang oras ngayon ay 12:51. Dito kasi sa Brunei nagsasara yung mga shop ng 12 to 2. Ayan. Kasi syempre meron silang prayer time. And so ito, may basement park. Tapos dito sa ground floor yung hotel main lobby and yung deli friends na restaurant. Tapos dito sa first floor, dyan yung breakfast buffet. Second floor yung swimming pool and yung hall. Tapos third floor is yung hotel. Papunta yun sa 6th floor. Nakatakot yung tunog dito ng elevator. Alam mo yung ta-n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 a. Let's go. Ay, kagabi pa ako nag-check-in. Yan yung clinic ko. Kaya natakot ako. Yan. So, ito yung na-assign sa akin na room. So, ayun, naka-do not disturb na kasi ayoko nang may mag-i-istorbo. Then, meron yung pa-bell na ganyan. So, ngayon, pumasok na tayo. Yan. So yun lang muna, dun na magka-cut ang ating video for today. Dahil nag-video ako kahapon nung nag-check-in ako dito. Then yung room tour, binidyo ko na rin kahapon yun, okay? So ngayon, flashback! Hello guys, so ayan, nag-check-in ako dito. Ayan, medyo matagal. For check-in, do you need a passport? Okay, passport.
Did I book a room with the free breakfast? Ah, without breakfast. Okay. Yes, let's go na sa ating room. Ayan, mag-elevator na tayo. Actually, may dalawa dito elevator. Share ko na sa inyo. Just in case, di ba, pagkakutang pa kayo dito, aware kayo. Bali, na-assign tayo sa 4th floor. And guys, papakita ko sa inyo, ayan. Tignan nyo, di ba, merong 150 BND na penalty kapag ka nagdala kayo ng pet, ng durian, ng mangosteen, ng jackfruit, and pagka nanigarilyo kayo. Actually, favorite ko pa naman tong langka. Oh my God. Ay, wait. Ang ganda, guys. Ganda tong hallway. Actually, hindi ko ina-expect na ganito yung aabutan ko dito sa Brunei. Kasi yung mga nakikita kong hotel, outdated guys. Ito, wow, ang ganda. Pumasok na tayo sa ating room, room 408. Ito. Let's go. Tignan nyo yung room ko, dalawang bed. Ay, yung binok ko? Like, dalawang bed talaga? Wait nga lang, tatawag nga muna ako. Ayan, bumaba ako dito ngayon sa front desk. And actually, nagtatanong ako kung pwedeng magpapalit ng bed. Kasi ang binok ko, queen size bed. Which is okay lang din naman yung 2 na single bed. Nakita nyo naman, maganda. Kaya lang kasi maliit, baka mahulog ako sa bed. Kaya nagtatanong ako kung mayroon silang malaking bed. Kahit queen size or king size, whatsoever, di ba? Hey, finally, ang bait ng receptionist dito. Manilipat tayo sa isang bed na king size bed or queen size bed. Basta isang bed na malaki. Kasi hindi ko nga binook pang 2 single bed at ayoko nga ng 2 single bed, guys. Pabalik na ulit tayo sa ating maling room. Wait lang. Naisip ko, since andito na tayo sa meron 2 single bed, i-room tour ko na muna kayo para just in case kung ayaw nyo ng big bed, is pwede nyo itong i-book. Pwede nyo itong i-book itong 2 single bed, okay? So ngayon, tara, magmadali lang tayo kasi sabi ko kay kuya na receptionist is bababa din ako agad. So ayan, guys, dito sa side na to, makikita nyo dito yung mismong pintuan at ito, ang ganda na ano nila, like maaliwalas. Ito nga lang, tingnan nyo, parang medyo luma itong kanilang iron board, but it's okay. And ayan, meron dyan pa hanger, tapos meron itong pa plancha dito sa ibaba, at ito yung CR nila. Ayan yung CR, oh, tingnan nyo. Ito yung tsura ng CR, as you can see, maliwanag, maaliwalas, at ito yung pa-toiletries nila dito sa 2 single bedroom, may pa-sink, ito yung pa-CR, ayan. O, diba? Meron dito malaking ganyan. Tapos ito, yung mismong toilet bowl, ayan. At least, diba, maluwang. Tapos meron silang pa-bidet at pa-tissue. Oh, ayan. Meron dyan nga pa-shower dito sa baba. Ayan, wait. Ayan, may shower dyan. At may shower din doon sa taas, o diba? Pasensya na medyo nagmamadali ako mag-room tour dito kasi hindi talaga ito yung room natin. Mamaya, detailed yung room tour na gagawin ko. So ngayon, mag-focus na muna tayo dito. And ayan, as you can see, meron dito lalagyanan ng luggage, luggage stand. Tapos ito, meron TV na maliit. And meron dyang mga pa-blower. Tapos ito, may saksakan dyan. And ayan, as you can see, meron din ditong big mirror. Ayan, may mirror dyan where you can fix your things and where you can fix yourself. Kung kunyari, nagme-makeup kayo and whatsoever. Tapos pwede kayo dito mag-work. At ayan, may saksakan din dyan if ever kung gusto nyo mag-laptop. And dito, meron dito ang dalawang upuan. Plus, ito yung dalawang single bed. And malakas yung aircon. Like, ayun yung aircon, oh. Nalaramdaman ko siya, guys. Ang lakas. Guys, may balcony sila kaya nakakatakot. Sumilip ako sa balcony. Diyos ko, natakot ako. Kinilabutan ako. Kasi, makikita nyo naman, kapag ka nagpunta kayo dito sa Brunei, pagka nag-research kayo ng mga hotels, parang ang outdated talaga lahat. But this hotel is medyo outdated yung labas niya. Pero yung loob, guys, renovated. Promise. At ayan yung side na to, hindi ko pa pala na-videohan. Meron dito refrigerator. Tingnan natin kung may laman. Ayan, walang laman pero malamig na. Tapos ayan, meron ditong paketel. Tapos meron ditong sugar, tea, and creamer, and coffee. Tapos meron dyan pa mineral water na kasama, okay? So again, may penalty na 150 BND kapag kami dala kayong pet, durian, mangosteen, jackfruit, and bawal magsinigarilyo. Tara na, ilagay na natin to kasi lalabas na tayo dito. Hinahanap na tayo for sure doon. Let's go sa ating tamang room. Okay, so ngayon dito na tayo sa ating tamang room, which is a room na malaki ang bed. At itong room na na-assign sa atin kanina kasi is 408, ngayon naman is 508. So, bumaba lang tayo. I mean, tumaas tayo ng isang floor and ito ang itsura niya. Okay, so, unang-una, makikita nyo itong mismong door and ayan, katabi niya is if ever kung magpapadol na disturb kayo, i-click natin do not disturb kasi ayaw kung magpa-istorbo. Tapos yung kicker, lalagay nyo dyan. Ito yung mismong ilaw ng mismong pagbukas nyo pa lang, which is itong ilaw na to. And guys, ayan, as you can see dito sa side na to, mayroon itong malaking aparador. Ayan, kapag binuksan natin yan, is ito ang makikita nyo. Ayan, yun ang makikita nyo. Malaking size, meron dyang mga pahanger if ever kung gusto nyo maghang ng gamit. Tapos ayan, meron dyang ironing board. Ayan, baba ko. Ayan, tapos meron ditong plancha. Tapos meron silang pa-slippers. And sa tabi nyo, syempre, makikita nyo agad ito. Meron ditong pa-mini bar. Ayan, as you can see, yung mini bar niya is tulad sa mga ibang mismong mga hotel. Is ayan, meron ditong pa-libring mineral water. Tapos meron ditong pa-electric kettle. Tapos meron ditong pa-tea.
pa coffee and pa water nga yun. Okay, so dito guys, and as you can see, meron din dito ang refrigerator and ano yung nakalagay na yun? Merong something na nakalagay. Ito lang later, parang yellow siya. And ito, ayan, ito naman yung mismong CR or comfort room tulad dun sa dalawang single bed. Ganun lang din itsura. But mas malaki to, ayan. As you can see, ayan mismo yung kanyang toilet and meron ditong bidet. Ayan, may pa-bidet dyan, which is yan yung gustong-gusto natin. And ayan, meron ditong sink and dito, meron ditong mga dental kit, meron ditong mga disposable bag and ayan, meron siyang pa toiletries. And ayan, meron siyang salamin syempre. And dito sa side na to, as you can see, meron siyang pa-shower. Then, dalawa yung shower niya, ayun pa sa taas. At sa side naman na to, makikita nyo, is yung provided nila na towel. Buti nang nagdala ako ng towel, parang yung towel dito eh. Makikita nyo, parang yung towel, parang nagamit na ng isang dekada. Plus, meron dyan luggage stand tulad dun sa isang room. And ayan guys, yung itsura ng mismong bed area. Napakalaki at napakalawak. Actually, malawak na siya sa mismong screen. Ang lawak pa niya sa in-person actually. And ayan, dito, makikita nyo dito yung mismong controller ng aircon. So, lagi kasi ni 16 yan at inahay ko yung fan. And napakalamig talaga guys. Ayan yung itsura yun. Ano pa tong camera na to? Bakit na ano na naman siya? So, ayan yung mismong air condition na napakalakas talaga. Plus, ayan, ano, dito guys yung itsura ng bed and malaking size siya. Actually, hindi ko ma-identify kung king ba to o queen size na bed. And yun nga lang, tignan niyo yung kanyang unan. Alam niyo unan na parang ano, yung parang hindi siya yung parang pa-fluffy na talaga tulad sa mga ibang hotel natin. But yan ay the best. Yan ay the best for me talaga. I mean, yan ay yung best option na budget dito sa Brunei. Kaya okay yan. Okay na yan for me. And ayan, as you can see, mayroon dalawang side table. May side table dyan at may side table dito na may controller ng mga ilaw doon. At doon naman, meron naman doon na telephone if ever kung gusto niyo tumawag sa front desk. At ito yung itsura. May malaking space dito. Super laki talaga ng space niya. May dalawang upuan dyan. So, inilagay ko dito yung aking balabal. At dito, meron akong nilagay dito na bag. And dito, meron dito yung pailaw na, ayun nga, may dalawang upuan. Actually, may balcony yan. Kaya nakakatakot guys yung balcony. Nung tinignan ko yung balcony doon sa isang room na nakita natin nung una. Nakakatakot, ayoko na tignan. Ano na kasing oras eh. Alauna na ng madaling araw dito ngayon. Tapos ito yung itsura ng kanyang mirror. Actually, hindi siya whole body mirror. Wala siyang pa whole body mirror dito. So, ito lang yung mirror na makikita nyo. And meron siyang pailaw na ganyan if ever kapag ka mag-work kayo. And ilalagay ko dito ang aking, syempre, kapag ka mag-work tayo ng laptop, syempre nakalagay dyan yan. At may pa-TV. Ayan yung TV niya. And meron dito pa-blower. And guys, tignan nyo naman yung TV. Oh, naka-Netflix ako ah. Meron ditong free Netflix. Like, wala akong in-input na account. Free yan. Pero tignan nyo naman. Grabe. Ako natutuwa. Ito lang yung screen oh, ng Netflix. Ang laki ng screen, ito pa nga yung subtitle, oh, nakalagay dito, pero hindi siya napupunta dito. Hindi ko alam, hindi ko ma-figure out kung paano siya lalakihan kasi syempre, kapag ka sa atin sa Pilipinas o sa mismong bahay natin, is automatic na hanggang dito yung screen, hanggang dyan. Pero ito lang, grabe, hindi nasakop yung buong screen. But, it's okay. Syempre, ang atin namang pinunta dito is may mag-i-stayan tayo at meron tayong talagang mahanap na budget hotel na maganda. Guys, isipin nyo, itong hotel na to, ganito yung itsura, budget pa ba to? Like, for me, yes, super, kahit pa paano medyo madami na ako na-try na hotel sa mga previous travels ko. Itong hotel na to, hindi siya pang budget eh. Hindi siya pang budget. Actually, parang ka-level nga niya yung mga tinuloy natin sa Palawan, which is yung U Hotel. Ganun ka-level ng itsura niya eh. Ganun, lumalaban tong hotel na to. Pero dito sa Brunei, budget pa to. Kaya nga lang, tulad ng sinabi ko din sa inyo ng mga nasa unang clips, is medyo outdated talaga yung exterior niya. Di ba may interior? Exterior, yung labas. Talaga medyo outdated talaga kapag ka nakita nyo. But at least itong loob, puro renovated talaga. And natuwa ako sa fact na yung mismong entrance o mismong lobby pa lang is napakalamig na talagang maginaw. Maginaw yung mismong aircon and whatsoever. So, plus point sa akin yun. Okay, so yun lang naman so far ang aking room tour ngayon. And abangan nyo pa sa mga susunod na clip yung mga sasabihin ko sa inyo about dito sa hotel na to. Kasi syempre, kalalapag ko pa lang at inaantok na ako guys. Ano oras na? Alauna na dito sa Brunei kasi dumating ako dito ng 10 o'clock tapos naghintayan pa kami doon sa free pickup ng mga ibang guests. Pero Pilipina din sila, nakakatawa. So, 3 set kami na Pilipino na nagpunta dito. Isang pamilya, isang magkaibigan, dalawang babae, tapos ako. Okay? So, yun. Let's go. Magpahinga na tayo. And abangan nyo pa ang mga susunod kong video na isishare ko dito sa vlog na to. Kung ano yung itsura ng lobby pa. Itutur ko kayo sa lobby kung ano yung itsura ng paligid ng hotel. Kung ano yung mga magandang options na makita nyo dito sa mismong hotel. Basta itutur ko kayo mapa-swimming pool pa niyan or mapa-buffet breakfast and whatsoever. Okay? So, abangan nyo pa sa mga susunod na clips. Okay? So matutulog na muna ako guys, nantok na ako.
Good night. Good morning, guys. So it's already 9 AM and actually, hindi talaga ako gumising ng maaga. Pero ngayon, magbe-breakfast buffet tayo kasi umabot pa tayo dahil hanggang 10:30 ang breakfast dito. At ngayon, tara, samahan niyo ako. Kasi yung breakfast buffet is hindi siya kasama dito sa room. Pero depende kayo kapag gusto niyo i-book to na may breakfast buffet na kasama. So yung link, ilalagay ko na lang sa ibaba. Actually, hindi ko matandaan kung magkano yung breakfast buffet kasi namin yung nag-check-in ako kasi alauna na yun. Lumilipad na utak ko nun. So parang $8 ata. Ay, wait. Alam na naman lagi mag-a-alag to phone ko. So yung breakfast buffet pala sa level 1. Bumaba ako sa ground floor. So bumalik ulit tayo doon. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng breakfast buffet ng mga taga Brunei. I mean, diba kapag usually kapag nag-hotel kayo sa inyo, di ko mag-credit na diba? Ay, itsura. So may welcome. Actually, may kasama pa sila. And so ito yung itsura ng breakfast buffet dito. Ayun, so you can see mayroong mga beans, hotdog, potato, chicken. Parang kana sila na. Mayroong parang sicharap siguro. Hindi ko alam guys. Pagkain sa kanila yan. Tapos, ay ano to? Hindi ko alam. Malaman lang label. Tapos ito. Siguro ito titikman ko. Plus may cereal. May bread. Tapos, meron siyang mga palaman. Ayan, feeling ko butter to whatsoever. Tapos may tea tarik. Ayan. And dito stay siya ng mga parang noodles. Ito, hard-boiled egg. Soft-boiled egg. Tapos, ayan, mga parang toppings. Parang makakang, no? Ayan, nakakuha na ako ng aking breakfast at ngayon napakita ko na sa inyo. But bago ko siya ipakita, alam nyo, na-amaze ako sa hotel na to. Kasi so far, like literally so far talaga, sa lahat ng hotels na natuluyan ko, sa lahat, mapasimula, sabihin natin, mapapinaka-pinaka budget to pinaka-pinaka 5-star, and mga villa sa mga mismo, mga resorts, sa mga beach villa and whatsoever, ito lang yung hotel na may, tingnan nyo. Grabe, tignan nyo, may escalator! Nakakatuwa! Like, hindi lang naman papunta dito sa second floor escalator, mayroon pa dyan, no? May papanig pa dun sa pinakataas. Napaka-simple lang nitong feature na to. Pero na-amaze ako kasi totoo yung sinasabi sa social media na yung Brunei rich talaga. Like, talagang rich kasi, share ko lang sa inyo, konting fun fact, yung Brunei kasi rich sila sa oil. Parang isa sila sa mga leading distributor or leading source ng oil. Hindi ko alam kung sa Southeast Asia or sa buong mundo pa nga eh. So, grabe. Ang yaman talaga ng Brunei, no? Tapos, kaya ang mamahal ng mga bilihin dito dahil mayaman nga sila. So, kaya nila. Ganong level. So, ngayon kumain na muna tayo and papakita ko sa inyo yung food ko. And, yung aking food, kumuha ko nitong parang potato, tapos itong parang pasta nila, itong egg, itong chicken, then ito, yung parang ginagawa ko sa ano, yung parang nasi lemak. So, merong rice, tapos may parang dilis, merong peanuts, tapos ito yung parang sauce nila or whatsoever, di ko alam. Tapos ito, meron kasi silang parang DIY na ano na ikaw bahala ng noodles, ng mga laman-laman, I mean, ng mga mismong sahog, ganon. So, yan, kumuha din ako. Tapos itong ating cereal na Coco Crunch, yan. Then, kumuha lang ako ng water at tissue. Kaya pagpasensya niyo, ako naririnig niyo yung escalator kasi ito na lang yung available na seat. Kasi nga, 9:30 na nga ako nagpunta dito. So, yun. And ngayon, tara, kumain na tayo and tignan na natin ang food nila. Feeling ko naman masarap guys and nagustuhan din naman ng mata ko. Tapos meron din sila dito parang egg station na magre-request ka kung ano gusto mong egg. So nag-request ako ng scrambled egg pero hindi pa naman yung egg. Sabi hotdog nila. Tapos yung rice nila yung parang rice doon sa Malaysia na may ibang lasa eh. Na masarap ha. Na parang hinahalo nila sa water nila para lumasa. Ganun level. Ngayon tipan natin ito noodles. Lang. Problem. But hindi siya lasang gansit sa atin. Parang more on parang ma-oily siya. Na parang yung oil may lasa. Ganun. Sarap. Dilis. Favorite kay Dilis eh. Yung fried fish nito. Yup. Itong soup. Masarap din. Kaya na may isang soup sila doon na parang hindi siya congee eh. Parang yun ang hindi ko tayo feeling ko, to be honest. Yung chicken nila, tignan natin. Normal yung chicken. Kung ano yung chicken sa atin sa Pilipinas, yun lang yung lasa. Pero kasi yung iba, tulad yung rice, iba talaga yung lasa ng rice. May something. But in a good way.
So, grabe guys. Patatapos ko lang ubusin yung mismong mga food ko. So, nagsisirala lang ako ngayon. And alam niyo, bigla akong sinipo, napakaangang pala ng sauce na parang nakasama ng nasi lemak na sinabi ko. Like, literally, ang talaga. Hindi kanya tumutuloy si food ko. Huwag niyo na napansin, kung nakikita niyo tumutuloy siya talaga. Grabe, ang angang. Super. Ang itong pa. Narinig niyo ba? Sarap ng cereal. Though, magkakamukha lang naman. Yung lasa ng cereal dito at yung lasa ng cereal sa Pilipinas. Sarap. Lalapit ko sa inyo, baka gusto nyo kumain. Tingnan nyo, tapos na ako kumain. Ito yung itsura ng labas. Ang galing, no? Parang Singapore lang. Ganyan itsura sa Singapore, guys, if ever. Pagka napunta kayo Singapore, ganyan itsura. Tapos, ito yung escalator, papanik naman doon sa second floor. So, ang bukas lang yung hanggang first floor, yung naresarado. Alagay, how was your visit? Review daw sila sa TripAdvisor. So far, 5-star kayo sa akin. Nakakatuwa. Okay, natigan nyo. Dito sa mismo elevator, nakalagay yung all-you-can-eat lunch and dinner kung gusto nyo. Kapag ka-adult, 15 per pax. Tapos lalagay soup base, tom yum, and chicken soup. Tapos the children, 10. So, I have decided, bago tayo bumalik sa pinakataas, pumunta muna tayo sa kanilang swimming pool. Ay, ito yung swimming pool. Tara. Ayan. Dadaanan nyo. Ayan, may swimming pool. Ah, ito? Bakit dito? Talagang dito? Ba't ang pinto? Ah, yun, nalabas. Ito. Oh, ito yung swimming pool. Tignan nyo, oh. Nakakatawa. May swimming pool. Guys, walang katao-tao sa swimming pool. Like, literally. Ayan yung swimming pool rules. So, nakalagay pool hour 7 a.m. to 10 p.m. Tapos, ayan. No running, no diving, walang lifeguard on duty, ganon. And kapag ka 18 years old, pababa ka, dapat may kasama kang adult. Nakakatuwa naman. Ang cool dito sa Brunei, ah. Tingnan nyo ba? Ito yung itsura ng labas. Like, kitang-kita ito sa mismong pool. Mismong daan. At ayun yung sinasabi ko sa inyo na parang exterior. Yung parang labas ng mismong building. Ganyan yung itsura. Parang medyo outdated yung style. But guys, ang ganda naman ng loob, diba? Pos yung mga staff nila, okay naman. Like, mababait, accommodating, and etc. Lahat na okay. So, pinakita ko lang sa inyo yung mismong swimming pool. So, ngayon, kumalik na tayo sa ating room. Grabe. Yung pool nila, parang nasa pintuan na ganun. Kala ko totoo, hindi totoo yung bureau. Tapos ayun yung mga function hall. Diba? Ayan. Mga function hall yan. If ever. Connect na tayo. Alam nyo, diba kakatapos ko lang mag-breakfast? Ngayon, kagabi kasi, nag-speed test ako. Hindi ko na siya na-videohan. Like, diba kapag kayo usually nag-hotel tayo, simula na nag-jumpan tayo, gusto ko nag-speed test na ng mga hotel para i-testing natin yung mismong bilis ng kanilang internet or wifi. Ngayon, papakita ko sa inyo. Tika nyo, alam nyo, to be honest, ha, medyo masama ako sa part na to. In-underestimate ko yung internet kasi diba usually, kapag ka nagre-research tayo ng parang mga ranking ng mga world's fastest internet or wifi whatsoever, ganyan. Lagi na ako muna, Japan, Singapore, etc. Ganyan ang mga nangunguna. And alam nyo, dito sa Brunei, wait, sorry Japan, sorry Singapore, nadaig kayo nitong mismong hotel ko. Ayun, napakita ko sa inyo. Ngayon po, kung ilang Mbps lang naman yung download, 308. Yung sa Japan 100 plus, di ba? Dito 310 na nga, oh, 11, tumataas pa. Pero itong upload niya medyo mababa. So, tignan nyo, 100 to 900, 90 to 100, but at least, saan ka makakita ng ganyang kabilis na internet, download, tapos yung upload ganito. For me, very edge na yun, ha. Like, edge na ng hotel na to kumpara dun sa mga ibang hotel na na-research ko dito. Kasi iba dito, guys. Same price halos dito sa hotel na to. Tapos hostel pa siya. May mga kasama ka. Yung iba shared bathroom. Eh, ito, solo room na napakalaki. Napakalaki ng mismong room ko na ganito ang presyo na may free airport transfer at ganito kabilis sa internet na naglalaro 100 yung upload tapos 300 yung download. Diba? Okay, so yun lang. So if that part matters to you, book this hotel. This is the very best talaga. Kapag ka maghahanap ka ng wifi and whatsoever, the best to. And sa lahat ng mga hotels na natuloyan ko so far, wala pang, isa lang ang tumabingi yung sa Vietnam, which is sa susunod ko sa inyo na
vlog series. Ipapakita inuna ko lang muna yung mga ganito. And yun. So, okay ngayon. Kapahinga na muna ako. Then, pamaya-maya kasi is lalabas na ako for our city tour. Pero sa next video ko na lang yun ipapakita. Okay? Bye! Hello guys! So, ngayon ang ating last night dito sa Hotel Badia o Badia Hotel. At ngayon, gusto ko kayong ilibot sa paligid ng hotel para kahit papano is aware kayo kapag pupunta kayo dito sa Brunei kung ano ang mga dapat nang i-expect sa paligid ng mismong hotel na to. So, meron kasi dito malapit na night market and parang medyo mall daw. Pero hindi siya mall. Sabi ng mga nakakausap ko dito. May nakausap kasi ng Pilipino. So, yon. So, ngayon, let's go para makita natin ang paligid kung meron bang masasarap na pagkain. Dahil tayo, uubusin na natin ang ating Brunei dollars. Dahil natitira na ata sa atin parang $12. So, let's go. Tara, labas tayo. And alam ko namang safe naman dito sa Brunei. Kasi mababait naman yung mga tao. Alam ko walang mangyayari kahit mag-ikot-ikot tayo. And so, baba tayo. So, ground floor. So, guys, pakinggan niyo yung mismong tunog dito. Nakakatakot. Tignan niyo. Ay! Ba't anong tunog? Sa isang elevator meron. Hello, what time is the check-out time tomorrow? 12? Can I extend for a short time? Because my flight is evening. 507? Here? 507. Yeah, I think 507. Yeah. Umuulan ba? Umuulan pala. Let's go, umuulan pala. Ayan guys, yung entrance ng mismong hotel. Tapos, dito lang sa likod yung mismong night market. Ayan, let's go. Lakarin lang natin to. Then, pagbaba dyan, andun na yan. Naman dito, kaya huwag kayong mag-alala. Ay, parang may mall nga, ano? Ayun, natigan nyo yung dawan. Ayun, ay, malabo, wait. Ayun, oh. Ayan, saan kaya yung entrance dito? Meron pa mga mascot, oh. Tignan nyo. So, ayan. Oo, diba? So, ayan. Ito yung mga mabibili dito. So, ayan. O, tingnan nyo. May mga rice. $2 lang. $4. Tapos, ayan na may mga padona. Carbonara. Ayan, o. Diba? Tapos, ayan. May satay. Parang barbecue nila. Tapos, ayan. May mga drinks. Ayan, mga Milo. Hello. Ayan. Mga lemon. Ayan, may mga drinks sila. Ayan, drinks nila. Diba? How much is this one? $2. Okay. What's this? How much is this one? $2. And this one? $2. Guys, tikman natin to. $2 yan. Okay, one this one? Yeah. Is it spicy? Okay. This food? Yeah. Ah, what? Ah, thank you. Okay, so, nakabili na tayo $2. Mauubos na agad yung pera na. Kaya para medyo nagtitipid ako. So guys, so, tignan nyo. Oh, masarap siya. How much is this one? This one 7, this one 4. 4, okay. What, how, where's the 4? This one? Okay, can I have one? Take out? You want to shop? Yeah. So, naka $4 na agad tayo doon. And kaya nabili naman natin itong isa na to. 5 pieces at $2. Let's go. Ayan guys, so tignan nyo. Mga takoyaki. Let's go, bili tayong 5 pieces. Hello. Paano ba? $2. One. So, medyo madami na tayong nabili na rin. So, yung isa na binili natin is $2. Tapos, $4 yung chicken. Tapos, ito $2. So, 4 plus 2 plus 2. Tignan nyo, ang sarap po. Look, ang sarap. Hello guys! So, ngayon, mag-check out na po tayo dito sa Badia o Badia Hotel. At ngayon, ay gusto ko kayong bigyan ng quick verdict. I mean, quick review about dito kung may possibility sa utak nyo na gusto nyong mag-check-in dito like me. Okay? So far, nagustuhan ko ang service ng hotel. Number one, yung mga receptionist is attentive and napaka-accommodating nila sa lahat ng mga kailangan ko. Like, for example, kasi hindi ako nagpapalinis ng kwarto ngayon dahil, ayan, as you can see, napakalinis sa kwarto ko at hindi ko siya kasi nadudumihan. So, kapag tumatawag ako, sinasabi ko na ganyan na pwede bang papalit na lang ng towel, saka pa-replenish na lang mismo mga complimentary bottled water kasi may dalawa, diba, bawat room. So, pinadadala naman nila dito. Like, every night yon, ginagawa ko yon, tumatawag ako sa kanila. And nagustuhan ko din yung kanilang service dito sa terms na kapag ka, kunyari, magbe-breakfast buffet. So, tatanungin nila kayo kapag ka, kunyari, gusto nyo ba ng egg? I mean, English ha, English. What do you want? Scrambled? Sunny side up? Gumagano na sila. So, natutuwa ako sa mga ganun, lumalapit sila. And may breakfast buffet dito. So, yung breakfast buffet, pinakita ko na sa mga previous clips. Kaya lang, hindi yun kasama dito sa binayaran ko. So, feeling ko magbabayad ako ngayon. So, ika-card ko na lang siya kasi paubos na rin yung BND ko. So, yon. And kapag ka, tatanungin nyo ako kung i-recommend ko, yes, i-recommend ko. Kasi, number one is kapag ka sa ibang hotel, wala guys kasing airport pick-up and airport drop-off. So, dito pa lang makakatipid na kayo. Like, sabihin
sabihin natin na 15 papunta at $15 pa uwi. Okay, convert natin kung magkano yon. Magagastos nyo sa conversion ngayon na, sa conversion ngayon is yung 15 BND, papunta pa lang dito yon is 626 pesos na. So pa uwi, so parang 1,200 plus ang magagastos nyo. Yun na yung tipid nyo kapag ka dito kayo nag-check-in kasi meron silang van. Kapag ka kunyari mag-check-in kayo dito via Agoda or booking.com, pero ako kasi sa Agoda ko to binok, so yung link nasa ibaba. Ang sasabihin nyo lang, pagka confirmed na yung booking nyo sa Agoda, is mag-message kayo sa email nila or sa Facebook nila, hanapin nyo na lang. Pero dito, ilalagay ko dito yung email. Ayan, nag-email ako sa kanila, sinabi kong ganyan, nag-guest nila ako, at ito yung dating ko, sinabi ko yung dating ko, yung flight number ko, tapos kung anong oras ako dadating, sinabi kong ganyan, kung ilan ako, syempre sabi ko, isa lang ako. Tapos yun, sinundo nila ako, then complimentary naman nila yun, like libre. Wala kayong gagastosin doon, hindi kayo mag-a-add. Pero kasi kapag ka sa ibang hotel, is syempre, you know, sayang din yun. Mindset. Tapos yun, kapag ka kunyari, natuwa kayo dito, meron din ditong pool guys, if ever kung gusto nyo mag-pool, tapos yung escalator itong hotel na to, Diyos ko Lord. Grabe talaga. Wala akong nakitang escalator sa mga hotels na tinuluyan ko sa Pilipinas, sa Hong Kong, sa Singapore, at sa iba pa mang bansa. Dito merong escalator yung hotel nila. Nakakatawa. And guys, take note, hindi pa ito yung 7-star hotel nila. Budget hotel pa lang to sa kanila. Nakakatawa. Kaya if ever kung gusto nyo mag-check-in dito, i-click nyo lang yung link below. And guys, I highly recommend this one. So, yun lang. Thanks! Nagmadali tuloy ako. Basta nire-recommend ko to guys sa inyo if ever kung gusto nyo. Maganda naman yung service. Kasi tumawag, di ba narinig nyo? Kasi ano na yun, 12:30 na yun. Mag-check-out na ako talaga. Bye!